Ang Pilipinas po ang ikalawang bansa na mayroong nobena bago magpasko. Ang tawag natin ay Simbang Gabi. Meron din hong Simbang Gabi sa Mexico. Ang tawag nila, Misa de Gallo. Ibig sabihin, Misa ng Tandang. Misa ng lalaking manok. Kasi tumitilaok sa panahong ito. Pero dahil sa mga Pilipino, nagkakaroon na ng Simbang Gabi sa Middle East. Mayroon na rin Simbang Gabi sa Amerika. Ito ay daladala ng mga Pilipino, kababayan natin, na ng ibang bansa. Ano po ang pinagsimula ng Simbang Gabi? Kailangan po nating malaman kasi baka tayo makalimot. Dalawa po ang dahilan kung bakit may Simbang Gabi. Una, ang bayang Pilipino ay nagpapasalamat na tayo ay Katoliko. Yun ang una. Ang pangalawang dahilan ng Simbang Gabi, tayo ay humihingi ng tulong ng Diyos upang manatiling Katoliko ang Pilipinas. Ibig sabihin po, thanksgiving for our Catholic faith, and number two, preservation of our Catholic faith. Ang Pilipinas ay para kay Jesus, at ang Panginoong Jesus ay niyayakap natin bilang Panginoon ng buong Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin ng Simbang Gabi. Pero sa ating pagsisiyam ng pagsisimba, ng pagdadasal, ng pagrorosaryo bilang paghahanda sa Christmas, mayroon pong mga aral na sana ay maalala natin nitong mga susunod na araw hanggang December 25. Ang unang aral, ang lahat ay may katapusan. Pakiulit natin sabay-sabay. Siyam lang ho yung Simbang Gabi, hindi pwedeng gawing sampo. At lalong hindi pwedeng gawing araw-araw yung Simbang Gabi, sapagkat hindi pwedeng araw-araw tayong puyat. May katapusan ang lahat. At ang katapusan ng lahat ay ang ating Panginoong Hesukristo na sinisagisag ng Pasko. Kapag natapos yung sakit, salamat sa Diyos. Kapag natapos yung paghihirap at problema, salamat sa Diyos. Pero kung natapos yung magagandang araw, salamat pa rin sa Diyos. Ang lahat, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos, ang lahat ay may katapusan. Ang Simbang Gabi, palagi lang pong siyam. Hindi pwedeng gawing 12 kahit gano'ng kakabait. Hindi pwedeng gawing isang buwan kahit gano'ng kasigasig. May katapusan ang lahat. May takdang panahon ang lahat. May tamang panahon ang lahat. At kailangan nating igalang ang tamang panahon. May katapusan ang lahat. Ang pangalawa na dapat nating tandaan ay may aral ang kadiliman. Bakit naman tayo magsisimba ng ganitong oras? Nahihirapan tayong gumising pangkaraniwang araw. Yun nga hong mga obispo sa ibang bansa na kaibigan ko, nagtataka sila sa ating mga Pilipino. Kasi sabi niya sa amin, "You Filipinos are very strange. We invite you to come to Mass at 9 o'clock in the morning, you do not come. And you ask us to celebrate Mass at 4:30 in the morning, you disturb us, and you are all here." Sapagkat may aral ang dilim. Diba yung sikat ng araw at saka sikat ka, yun ang gusto natin? Ayaw natin ang madilim kasi baka may multo. Ayaw natin ang madilim kasi baka may magnanakaw. Ayaw natin ang madilim kasi baka may kriminal. Sapagkat yung kadiliman ay iniuugnay natin sa kasamaan. Subalit sa kadiliman, nakikita natin na ginagabayan pa rin tayo ng Diyos. Subukan nyo. Titigan nyo yung araw. Mabubulag ka.
Pero titigan mo yung buwan habang madilim ang gabi, romantic ang feeling mo. Titigan mo yung araw, magdidilim ang paningin mo. Titigan mo yung mga bituin, aawit ka na ng silent night. May aral ang kadiliman. At mayroong mga aral na matututunan lamang natin sa kadiliman. Because an easy life is a bad teacher. A difficult life has many lessons to teach that no comfort, no convenience can teach us. Kapag pinalaki tayo sa layaw, maliligaw tayo ng landas. Sapagkat kailangan natin ng dilim, kailangan natin ng krisis, kailangan natin ng problema. Kapag meron kayong school at pinagmamalaki ng school, wala kaming test. Pag pinagmamalaki ng school, hindi kami nagbibigay ng assignment. Kapag pinagmamalaki ng school, wala kaming project. Walang kwentang school yun. Sapagkat meron tayong mga natututunan sa pamamagitan ng test, sa pamamagitan ng paghihirap, sa pamamagitan ng dilim. May katapusan ang lahat at may aral ang dilim. Pangatlo na aral ng Simbang Gabi, tayong lahat ay may pananagutan. Tayong lahat. Kaya tayo naririto kasi yung ating mga ninunong Pilipino ay nanagot sa pananampalataya. Inalagaan nila tayo, tinuruan nila tayo. Itong panahon ng Simbang Gabi, alalahanin din natin ang mga yumao. Alalahanin din natin ang mga sumakabilang buhay na ngayon ay halimbawa ang kanilang alaala. Alalahanin natin ang ating mga kapatid na nagturo sa atin. Yung katikista na nagturo sa inang sign of the cross. Yung teacher mo na nagturo sa inang Our Father. Yung nanay mo na nagturo sa inang novena. Yung tatay mo na nagturo sa iyo devotion kay St. Joseph. Yung kapatid mo na nagturo sa iyo paano magkomunyon. Lahat sila dapat nating ipagpasalamat ngayong Simbang Gabi. At sana kapag dumating yung panahon, wala na tayo dito sa mundo. Halimbawa, sabihin nating 100 taon mula ngayon. Wala na tayo pare-pareho. Makikita nila yung pictures natin ng 2022 Simbang Gabi. Narito si Father Sok, narito si Mayor, narito yung sanggunian panlunsod. Sasabihin nila, mga patay na to. Pero kahit patay na tayo, sana magandang alaala ang iiwanan natin na ng kapanahunan natin, pinaganda natin ang dagupan. Ng kapanahunan natin, pinabuti natin ang Pangasinan. Ng kapanahunan natin, nag-ambag tayo upang pagandahin ang ating sanlibutan. To make this world a better place, and when our lives on earth come to a close, may we be able to say, I am leaving behind a world better than when I first came into it. I am leaving behind a world that is more beautiful, a world that is more peaceful, a world that is more just, a world that is more God-loving. May aral ang kadiliman. Tayong lahat may pananagutan at ang lahat may katapusan. Salamat sa Diyos, tayo ay Pilipino. Salamat sa Diyos, tayo ay Katoliko. Salamat sa Diyos, siya ay Diyos.